Andrea. So for today's video is special siya for summer kasi nga summer na ngayon at sobrang init. So ano nga bang gagawin ko for summer edition, 'di ba? So magkakaroon ako ng episode or parang hashtag na it's a hashtag it's summer day. Imbis na summer day, it's summer day. Kasi nickname ko po yung day. I don't know if it makes sense. But, ayun, magsisimula nga ako, syempre, sa pinaka-exciting. Doon tayo sa makeup for summer. Ano nga ba yung mga makeup for summer? Kailangan ba matte? Kailangan ba glow? Pero for me, malalaman nyo sa video na to. Basta, just keep on watching and subscribe to my channel. So, without further ado, let's start. So, ayan. Marami akong products na nandito. Ito siya. And, expect nyo or asahan nyo, parang palas lang yun. Expect nyo na most of the product na gagamitin ko is lahat sila is may SPF, may UV, mayroon silang UV, sunscreen, or UV protection, like that. So, syempre, ang una kong gagawin, syempre, kailangan mas fresh tayo ngayong summer. Kaya gagamitin ko itong Avon Natural Body Care. Meron ako review nito. Lalagay ko na sa description box para makita nyo kung maganda ba siya or worth it ba siyang bilhin or hindi. So, mag-spray lang tayo. And, ang maganda rin dito, perfect siya for traveling. Traveling ba tayo doon? Para sa mga nagta-travel. Kasi hindi lang to for face, it's also for body and hair. So, diba, lalo sobrang init kaya mabilis mag-dry yung buhok natin. Kaya, the help of this, okay na lahat. Siyempre, ito yung isa sa pinaka-importante na step na hindi dapat natin ma-miss is yung mag-moisturizer tayo. And, ang maganda rin dito, marami siyang variants. Meron siyang red, meron siyang yellow, kulay yun, hindi yung variant. So, yung variants niya is, meron siyang, yung yellow, ay yung red kasi, is for moisturizer lang. Yung parang normal na moisturizer lang. Tapos, yung isa naman, yung yellow, is yung may double sunscreen or yung may pang sunscreen siya. Pero ito, pinagsama na yung dalawa. So, syempre, para mas makatipid, go ka na lang dito. And, nagkakalaga to ng 100 plus or 102 plus. Sobrang affordable niya. Siyempre, ako medyo pricey pa rin siya. Kahit ako medyo pricey pa rin siya. For me, and kung gusto lang naman i-try, meron din siya silang in sachet. Ito naman is 10 pesos lang. Available din to sa red, pero yung yellow, hindi siya available. Siyempre, mainit. Kailangan nag-a-apply talaga tayo ng moisturizer kasi baka ma-burn yung face natin sa sobrang init. Kahit na hindi ka lumalabas ng bahay. And meron din pala tong SPF 15. So, ang next naman is ang mag-sunscreen. Ito na, kailangan na natin mag-sunscreen. And meron akong dalawang may re-recommend sa inyo na sunscreen. So, ito yung una kong mare-recommend talaga sa inyo na sobrang affordable. Ito yung Catidal. Actually, busta to eh. At ang maganda lang dito, hindi lang siya for face, for body rin siya. Ito is with SPF PA++++. Ang maganda rin dito is mura lang siya. Nagamit ko to for almost 1 month, I guess. And nagkakalaga lang to ng 40 pesos or 39 pesos. Available din to in tube pero hindi siya available sa Watson dito sa amin. Pero sa Shopee, available siya. And ito naman yung next, yung Everbiller na Natural Daily Sunscreen. Kaso nagtataka lang ako, wala siyang SPF 19, kunyari gano'n, wala siyang SPF na nakalagay. Basta nakalagay lang dito UVA and UVB protection. So, mag-research na lang ako about dito. And sa next video, which is yung mga pag-uusapan natin about sa sunscreen, doon ko na lang isasabihin kung bakit nga ba wala. Kasi yung ito, medyo thick yung consistency niya. And may pagka stickiness din siya. So, pag nilalagay mo siya dyan, parang isalin niyo rin yung leeg niyo para bongga. Pag ginahawakan ko siya or pag medyo 5 minutes na lumipas, pag ginahawakan ko siya, hindi mo makifeel yung pagka-stickiness niya.
pero ay hindi mo mahahawakan or ma-feel sa kamay mo yung pagka-stickiness niya. Pero pag hindi mo siya hinahawakan, ma-feel mo yung pagka-stickiness niya. Naintindihan niyo ba yung face ko? Parang feeling ko may suot akong sunscreen or may suot akong cream. So ang next naman is cream. And hindi kasi natin bet, or ako kasi for me, hindi ko bet na mag-foundation pag summer or pag pupunta lang ng beach. Syempre, bakit pa tayo mag-foundation? Kung magpipicture, go. Pero, syempre, mainit, mabilis siya matutunaw. Kaya, may i-recommend ako sa inyong iba. Meron akong lima dito may i-recommend sa inyo. Una, itong Shawil na CC Cream. Bakit ko siya may i-recommend sa inyo? First, hindi lang siya CC Cream siya. At the same time, may nabibigyan na siyang help or benefits sa skin mo. And, meron din itong SPF. Ayan, nakikita niyo ba? SPF 20 PA++. And ang next one naman is ito yung lagi kong ginagamit. Ito yung pinaka the best, pinaka maganda for me. And meron tong SPF 15, pero hindi ko sasabihin nga kung ano yan. So pinakita ko lang, share ko lang, ganun. At ito naman kung gusto niyo ng mga sachet lang, ito yung Cathedal CC Cream Speed White with SPF 50 plus PA plus plus plus. So sobrang ganda talaga nito. Sobrang laki ng ano niya, ng sobrang laki ng SPF niya. Tapos yung PA niya, madami rin yung plus. And kung gusto niyo naman sa murang side, kasi ito 39 pesos ito. Ito nasa 200 plus ito. Ito naman isa sa 79 pesos ito. And ito yung next na medyo mura. Or mura talaga. Kasi 25 pesos lang ito. Mukha lang siyang marami, pero medyo konti lang to. Meron lang siyang 77 ml. Below ko lang siya. Malobo siyang tignan. And ito naman is may SPF 19. Ayan. Whitening Serum Cream. And ito ay ang Garnier. Or Garnier. Hindi ko alam as in yung pronunciation niya. Comment nyo na sa baba. Or i-judge nyo na lang ako. Ang maganda lang dito. Marami na rin siyang benefits na nabibigay sa inyo. Ito naman, ito 15 pesos lang to, yung Light Complete White Speed. Pero ito wala nga lang siyang SPF, pero meron naman siyang UVA or UVB protection. Protection. Nakalagay din kasi dito, oh. So ito more on pampaputi siya. So, yun lahat ng may recommend kong cream sa inyo. Pero, ito yung gagawin ko. So, ayan. Na-blend ko na siya, mga beshi ko. And, next naman, syempre, gusto natin ng pack or medyo glow pa rin tayo ngayong summer. Pero, yung to the point na hindi ka mukhang oily or hindi ka mukhang dugyot. Kasi, syempre, sobrang init sa Pinas. So, gagamit tayo ng cream or yung mga bagay na maglalas all day or sa tubig. Kahit pa paano is maglalas siya is yung mga cream, mga cream-based na products. And tulad na lang nitong Catrice or All Around Contouring by Catrice or Catrice. Hindi ko alam pronunciation niya, pero comment down below na lang. And ang maganda rin dito is mayroon siya dalawang contour, dalawang concealer at isang cream highlighter. So ang gagamitin ko dito is yung cream highlighter. Lahat gagamitin ko. Okay lang damihan guys kasi mamaya may gagawin din tayo. Natin yung foundation ko or siset ko na yung foundation ko. And marerecommend ko din sa inyo itong daily spell na ng bench kasi meron din siyang UV sunscreen plus vitamin C. And kung maputi yung foundation na nalagay nyo, lalo na pag morena kayo tapos medyo maputi yung foundation na nalagay nyo or kahit na anong cream, ito yung gamitin yung polvo. Tapos haluan nyo ng normal na polvo lang yung puting ganito. Tapos, ayun, magbe-blend na yung kulay ng foundation nyo sa kulay ng leeg nyo. Nagigets nyo ba? Papakita ko na lang. Diba, ayan, parang medyo malayo yung kulay. Pero sa personal, hindi naman. Pero sa video, oo. Ayan, maglalagay ako sa kamay, which is sinahangin.
kasi yan dito po electric fan. And maglalagay din ako ng puti. So, ayun na itsura niya. Nakamix na siya. And ilalagay ko lang siya kung sa mukha kong ganyan. Pupunuin ko lang yung mukha ko. Ayoko nang medyo, ayoko nang magbukang pawisin or dugyot. Kasi pawisin ako, besh. Hindi ko lang alam kung may nakaka-relate sa akin. As in yung konting init lang na mararamdaman ko, papawisin na ako agad. So, hintayin ko lang mag-set yan ng onte para mag-bake tayo. So, siguro mga 2 minutes or 1 minute, i-blend ko din yan. So, habang hinihintay ko mag-set yan, which is weird yung itsura ko kasi parang puting-puti yan. Parang hindi ko marunong mag-polvo itsura. Pero mag-kikilay muna ako. May marerecommend din akong pang-kilay sa inyo. Etong yung brow tattoo brow ink ng Maybelline kasi sobrang long-lasting din ito. Pero gagamitin ko itong ordinary pencil lang muna. Mapapansin nyo parang medyo pumuti siya or mas pumuti siya pero sa personal hindi siya kasi mas nag-blend siya ng mas mabuti kasi may lighting lang ako kaya ganito. Try natin i-on. Ayan. So ganyan yung itsura niya. Nag-blend na siya, di ba? Pero sisindihin na natin ulit yan. Sobrang dark yung tignan pero okay lang yan kasi nabiblend naman yung kulay ng kilay ko sa hair ko kasi ano siya, black naman yung hair ko. Sa mga pag-picture or syempre Instagram is light para sa iba dyan. And syempre mag-take sila ng so much photos for Instagram. Pero isa lang naman yung upload. Ready ba tayo dyan? Ang gagamitin ko na lang sa eyes ko is itong Pixie Dust na lip tint. Hindi ko na alam yung shade niya. Nakalimutan ko na siya. Pero medyo brown yung ano neto. Pagka-glow ng face ko, like yan, hindi pa siya nawawala nung una. So, ang next naman is, malapit na ako matapos. Mag-highlighter naman ako, pero, yan, dito, para papatungan lang natin ng onte, para mas mag-show up lang siya. And yung nose contour, ayan, almost, mukha na siyang natural. Malalim or mas mukhang puyat yung mata natin kasi naglagay nga tayo ng ganon. So, maglalagay tayo ng brow liner. So, matatapos na tayo. Magli-lip tint na lang ako. Then, yes. Lip tint lang yung ginamit ko rin kanina. Sana may mga natutunan kayo sa video na ito. And asahan nyo marami pang episode or meron pang tatlo na may tatlo pang susunod na hashtag it's summer day. At ang next natin pag-uusapan kung hindi ang travel vlog na mapapanood nyo para sa aking summer day is yung next or maybe sa next or pangatlo is yung mga sunscreen or all about sunscreen. And sana hindi na naman ako ulit late sa pag-upload ng mga video this April kasi yun nga, wala lang. So, yun lang guys. Thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed this video. Diba tayo yung bangs ko? Yes! So, ayun. Thank you so much for watching this video. If you
3. So, nakalimutan ko na intro ko. Ay, outro ko. So, thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed this video. If you did, don't forget to give it a big thumbs up. Subscribe down to my channel and click the notification bell beside the subscribe button para maging notify ka every time I upload a new video. And don't forget to follow me on my social media accounts. All the links is down below. And huwag mo na nakalimutan na mahalin. So, that's it guys. See you next time. Bye!